Ganap nang naglabas ng kotosan ang Korte Suprema sa pamamagitan ng en banc decision na iproklama si Roberto Pinpinoy Jr. bilang kongresista sa segundo distrito ng Zamboanga del Norte. Sa nasabing en banc decision na pinirmahan ng mga huwes sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gismundo, inaasahang tutugon ang COMELEC sa kautosang immediate executory at wala nang atrasan kung saan nakasaad sa 30 pahina ang nasabing desisyon ang mga dahilan kung bakit si Uy ang nanalong pagka-kongresista. Matatanda ang naging kontrobersyal ang halalan sa unang distrito ng Lalawigan nang may isa pang kumandidato sa pagka-kongresista na si Federico Cuyajan Halushos. Lalong lumaki ang kontrobersyal nang masuspende ang proklamasyon ni Uy sa Provincial Board of Canvassers noong Mayo 11 nakaraang taon at iproklama ng COMELEC si dating Congressman Romeo Janjan Halushos na panalo sa pagka-kongresista kahit na si Uy ang nakakuha ng pinakamaraming boto dahilan upang maghain si Uy ng certiorari petition sa Korte Suprema na nagresulta sa pagpapalabas ng status quo ante order at hindi pinansin ang proklamasyon ni Halushos. Mahigit isang taon nang walang nauupong congressman sa unang distrito dahil sa nasabing kaso. Sa pagbubukas ng kongreso pagkatapos ng recess nitong unang linggo ng Nobyembre, magiging buo na ang panunungkulan ni Roberto Pinpinoy Jr. bilang kongresista sa unang distrito ng Zamboanga del Norte. Kasama mo sa RMN DXDR Dipolog, Radyoman May Luna Azucena, Stata, RMN.